Halo-halo espesyal. Itong kwentong ito ay isinulat ni Yvette Ferriol at yung mga drawing ng libro ay ginawa ni Jill Arwen Posadas. Nakahiga ako sa kama. Masama ang aking pakiramdam. Lunes ngayon at sanglinggo na akong nasa bahay at may sakit. Bali, 7 araw na akong may sakit. Gusto ko nang makita ang araw. Gusto ko nang makasama ang aking mga kaibigan. Gusto ko nang maglaro sa daan. Binigyan ako ni Mama ng gamot at nagpatong ng malamig na bimpo sa aking noo. Ang pait ng gamot! Makatutulong ang gamot para guminhawa ang pakiramdam mo, sabi ni Nanay, habang naghahandang pumasok sa trabaho. Uuwi ako ng maaga at bibili tayo ng pizza. Mag-isip ka ng masayang lugar, Jackie. Kaya pumikit ako at inisip ang pambihirang kusina ni Lola Itang. Ang kusina ni Lola Itang ay laging masaya. Isipin ko lamang ay napangingiti na ako. Kung mainit sa tag-araw, kung malamig sa tag-ulan, pati na sa iba pang araw sa pagitan. Masaya ang kusina ni Lola Itang. Laging magaan sa pakiramdam, lalo na tuwing merienda, paggising ko pagkatapos ng siesta. Kapag unti-unting bumababa ang araw sa malinis na langit sa ibabaw ng bukirin ng mga tubo. Kumusta, Jackie? Isang malumanay at kilalang boses ang bumulong sa tenga ko. Pagmulat ko, nakita ko si Lola Itang na nakangiti sa akin. Nagmula pa siya sa kanyang pambihirang kusina para makasama ako dito sa lungsod. Nagugutom ka ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola Itang ang isang plato ng mainit-init pang bibingka, nakabalot sa dahon ng saging na tinandyang sa init ng baga. Salamat po, Lola Itang. Sabi ko habang masayang bumabangon. Nagbudbud ako ng ginadgad na nyog at agad bumuti ang pakiramdam ko ng kainin ang mabangong kakanina may mga piraso ng maalat-alat na puting keso at itlog na pula. Salamat sa pagdalaw niyo sa akin. O sige, dito muna ako para gawang ka ng paborito mong kakanin para gumaling ka na. Kahit nakasama ko rito si Lola Itang, malayo sa kanyang tahanan sa probinsya, dala niya ang hiwaga ng bukirin ng mga tubo at pambihirang kusina. Noong Martes, naghanda siya, pinakulaan niya ang isang kaldero ng champurado at inihain ng may kasamang tubo. Noong Miyerkules naman, naghanda si Lola Itang ng isang ensaymadang tigib sa mantikilya, asukal at ginadgad na keso. Noong Huwebes naman, nagprito siya ng saging na turon, malutong at inilubog sa lusaw na asukal na kulay pula. Sumunod ay ang Biyernes, ang pinakagusto kong araw, araw ng halo-halo. Naghahalo si Lola Itang ng iba't ibang sahog sa matangkad niyang baso na panghalo-halo. Sa pusod ng baso, napupunta ang garbansos at munggo. Sunod ang mga hiwa ng minatamis na saging, malatang nata di coco, pula at berdeng gulaman, mahalimuyak na langka, sangkutsarang haliang ube at isang hiwa ng leche flan. Pinupuno ni Lola Itang ang baso ng kinaskas na yelo. Isang buhos ng gatas mula sa lata ang lumulusaw sa yelo at nagpapagaan sa paghalo gamit ang aking mahabang kutsara. Isang nakaaaliw na pag-ikot ng mga kulay, pula at dilaw at dila at muntian, lumalangot-ngot ang yelo sa aking ngipin. Ang mga prutas, matamis at mangata. Ang leche flan, malambot at matamis sa aking dila. Tunay na hiwaga. Kaya kinahapunan, nakauwi si Mama mula sa opisina at inilagay niya ang thermometer sa aking bibig. Inalis niya ito at ngumiti. Teka, isa pa nga. Inilagay niyang muli upang makatiyak. Inalis niya muli at ngumiti. Magandang balita, Jackie. Magaling ka na. Sabi ni Mama, mabisa ang gamot. Tumingin kami ni Lola Itang sa isa't isa at ngumiti. Alam naming hindi lamang ang gamot ang mabisa. Malaking bahagi nito ang pagmamahal ni Lola Itang at ng maraming mahiwagang kakanin mula sa kanyang pambihirang kusina. At siya nagtatapos ang ating kwento na may pamagat na Halo-Halo Espesyal.